Hello guys, good morning, and I'm yours truly, again, Kuya Kenz. Last few months ago, nag-tour ako sa isa sa pinakamaganda at pinakabagong project namin sa Pasig, Kainta. Pwede nyo check yung video na to. Tour ako doon na isa sa mga project namin na sobrang ganda. And last nung tinanong ko yun, ang laki pa ng discount eh, about 25% ano, promo discount. And ang galing lang kasi, sipin nyo to, pre-selling pa lang yung project na yun at laki na agad ng tina. So, congratulations nga pala sa mga client na nag-avail na nung project na yun sa Epa East Island City. Like this, I just closed project today. Talagang ano, ang bilis maubos. Hindi na budulan or ano eh. Misa kasi isip ng mga tao, sinisales sila, ganyan-ganyan. Hindi eh. Kasi hindi yan eh. It's not about being sales. Sales is helping people to decide kung ano gusto nilang kunin. Kasi ano eh, kahit ano naman mangyari, maubos siya kahit ka bumili. What I mean is, yung mga property na binibenta namin, talagang tagtataas talaga siya. Kahit alam yun ng mga client na bumili ngayon lang kasi alam nila yung mga price dati. Eh talagang ang laki nung tinaas talaga. Talagang nag-appreciate yung value. Well anyways, dun sa video na yon na ginawa ko, nag-tour lang ako about the location. Ngayon, explain ko sa iyo dahil wala pang specific showroom for that. We have showrooms na pinakamalapit dun sa project na yun. Ngayon, check naman natin yung floor plan ng Empire East Highland City. Alright? So, let's go! Alright! So guys, nakita nyo na yung floor plan ng studio unit ng EH. Well, basically, pag nakita nyo yung ano, makikita nyo, papakita ko sa video na to yung ano, yung floor plan ng ano, ng EH. Square type talaga siya. Katulad nitong showroom na to. Square type to. Ito nga lang, pinaiba, ito nga lang mayroong balcony. Pero technically, almost the same. Almost the same na yung ano, yung size. Tapos, pansin nyo, itong showroom kasi, may mga furnitures na, may mga appliances and everything. Yung sa, ang deliverables kasi ng, ano, ng mga project namin is quality finish. May sabi ng quality finish, meron ng overhead and other cabinet, meron ng shower, meron ng bowl and everything. Tapos, laging 2.7 vertical. Yan. Kaya, talagang ano, talagang ang kulang-kulang na yung gamit. Okay? So, magpatanong kung bakit marami naghahanap kung bakit gusto ng ibang tao ay fully furnished. Well, I do not suggest na fully furnished. Bakit? Kasi kung ikaw ay magkakaroon ng anak ng unit from the future, pwede mo kasi yun, marami na pag nakita mo kahit sa YouTube, mag-research ka paano mag-i-maximize yung, ano, yung mga space. Nari, yung iba, nabilitan sila. Kaya kasi ma-maximize yung mga space sa ganito lang, ano, ganito kalaking unit. So, ang ibig ko sabihin, ikaw mismo makapag-decide ka kung anong gusto mo gawin sa unit mo. Gusto mo muna, gawin Hello Kitty, gusto mo gawin Slam Dunk, kung anong gusto mo gawin. So, you have the choice. And, as you can say, livable na siya. Okay? Livable na siya. Ang kulang na lang po is furnitures. So, I suggest, I have friends na interior designer, if you have, at least makatipid ka, makatulong ka na sa kaibigan mo, mapaganda pa yung unit. Alright? Check natin yung one bedroom. Alright, ngayon naman, pwede tayo sa one bedroom ng aming showroom. Alright, so, come on! Alright! Diba? Para akong ninja, diba? DJ Agent, Kuya Kenz!
char lang. Ayun, pasin nyo yung one bedroom. Ang kinaiba lang ito sa ano, kinaiba lang sa one bedroom ng ano, ng AEH. Kasi usually, itong showroom na to, yung ano niya, yung comfort room niya, nasa loob ng ano, nasa loob ng bedroom. Kaya kung papansin mo, sa floor plan kasi ng ano, sa floor plan ng AEH, di na, ano, wala sa loob ng ano, ng bedroom yung ano, yung comfort room. Pero usually, guys, almost ganun din. Diba? So, ayun, ganun, naka. Tapos ito, ito kasi mayroon din balcony. So, yun yung mga ano, yun lang ang mga kinaibahan. Pero, ganun din, kasama pa rin overhead, ano, overheads, under, tapos meron siyang provision ng refrigerator, at saka ng washing machine, and, well, meron ding provision ng air condition. Okay? So, check naman natin ngayon yung two-bedroom ng PH. Okay? So, alright, andito tayo ngayon sa two-bedroom naman ng ang Empire Island City, and sa pinagkaiba lang nito ng ano, kasi itong ano na to, itong showroom na to, ayan, may isang bedroom pa dito. Ayan. Isang bedroom pa dito. Pero usually sa 40 square meter hindi kasama 'yan. Okay, papasok dito ganyan. Tapos dito isang bedroom. Ayan. Tapos dito isang bedroom. 40 square meter. So ganyan siya usually. Okay? Sa loob niyan. Okay, tapos usually din kapag yung two bedroom kasi mas malaki yung ano, mas malaki yung living room. Okay? So ito rin nasa loob din kasi yung ano nito, yung bathroom nito, itong two bedroom dito. Okay, so sa ano, sa two bedroom ng 48 square meter ng EH nasa labas din. Okay, so what I'm trying to say is yung magiging ano, yung magiging floor plan kasi ng EH, sobrang ganda. Okay? Tapos may ganito pa. May ganito pa. Ito, may ganito pa. Yan. Diba? So parang nakabukod talaga din yung ano, nakabukod din talaga yung magiging kusina. Okay? So ganun pa din, meron pa rin lagayan ng ano, may provision para sa refrigerator, sa aircon, sa washing machine. Tsaka yung pinaka ano ng two bedroom is sobrang spacious. Okay? So guys, sabi ko nga sa inyo, maganda yung EH na to. And as of now, meron na lang yung Tower 1, I think meron na lang mga few studio. Alam ko isa, dalawang studio na lang. And sa one bedroom, meron sa one bedroom medyo kasi ano eh, parang 70% to 80% sold out na. And to think that was a few months ago and still pre-selling, di ba? Sabi mo no, yung binabayaran yung mga, well, congratulations nga pala sa mga client ko na nag-avail ngayon. Kasi ano eh, yung idea, yung nilaunch yung ano, yung nilaunch itong Empire East Island City, around 8,000 per month yung studio unit. Ngayon, ang studio unit ngayon is 10,000 na. Papunta na siya, round to 10,000 na yung monthly. And yung ano, yung one bedroom, yung nilaunch siya is 12,000. 11,000 pa nga nata eh. Ngayon, 14,000 na. 15,000 pa yung iba. Ngayon, yung two bedroom, around 20,000 na. Sabi mo, ganun ano, ganun kabilis yung ano, yung pag-de-appreciate ng value ng property. And to think, sabi mo to ha, kung napanood mo yung video, bigyan ko lang ka na bihin. Ang mga development doon, sabi mo, mula sa LRT Santolan, mula sa LRT sa Dolan, didiretso yung LRT doon. Hanggang SM Masinag. Sipin mo. Tapos, pag nakita ulit yung video doon, dadaanan yun ng subway.
Yung ginagawang sabi na daanan yun. And from the Ortigas, magkakaroon ulit din ng daanan. So, sobrang accessible nung ano, sobrang accessible nung gagawing project dun sa ano, sa Epai Silent City. So, guys, for more details, computations regarding this project, don't hesitate. Don't hesitate to contact me. Okay? So, I send to you the computation and we can have the site visit of the project and the all the showrooms that kailangan malaman. Okay? So, guys, bye-bye! Boom!